The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad Jeff. Ganda umaga po. Po, DJ Ted. Nakakatuwa si Kuya. DJ Ted tawag sa'yo. Good morning, Cha. Ganda na morning. Ganda na umaga ni pangalan niya. Yung at si Darwin. Oo. Ganda umaga ga eh. 2,000 ga. Ano eh, sabi nga niya eh, ang dami niyang bibilhin. Ikao nga eh, siguro, sabi ko eh, yung sobra eh, maari mo nang ibili ng unit sa pinakamalapit na subdivision. Oo nga. Pero, di ba nakakatuwa, no? Minsan yung 2,000 para sa ibang tao, parang maliit na halaga. Pero kanina nga si Kuya, sabi niya, 2 linggo ko po yung pagkakasya para maging allowance ay, ko. Ay, salamat po na marami. Pambibili pa ng bigas yung sa iba. Sa ating pong mga katuwang sa programang ito. And kanina, Brada, meron tayong winner from Davao de Oro din. Yung ginang na may inaalaga ang anak na may karamdaman at yung 2,000 nga ay gagamitin niya para doon sa ultrasound daw naman ng kanyang 3 taong gulang na batang anak na kinakailangan dumaan sa ultrasound. Salamat po muli na marami sa ating pong mga tumutulong sa ating pong mga kapatid. Alright, Brad Jeff, sabay-bati rin po muli. Ano, binabati ni MK Boricano ang kanyang pinsan na ngayon nga po isa ng ganap na civil engineer. Wow. Si Engineer Kate Garcia. Congrats. Opo, maligayang bati, Kate. Ang pagbati galing sa Garcia at Bustamante family at galing din po naman kay MK Boricano. Okay, so Brad Jeff, go ahead. It's all yours. All right, good morning Ted. Of course, sa kay RD Abelio, kaibigan natin na nanonood ngayon. Alam niyo po, ang tuturo natin ngayon Ted, maganda tong kumbaga skill na matutunan. How do we deal with people na naliligaw ng landas? Yan, maganda to. I'm sure may isa o dalawa kayong kakilala na parang mahal mo, 'di ba? Mahal mo sa buhay, kaibigan, kasambahay, either nalululong po sa bisyo, nabubulagan dun sa kanyang sobrang kapritso, alam mo yung materialism, puro add to cart, wala namang pambayad pagdating ng credit card bill, or nahuhumaling sa immoral na karelasyon. Dahil mahal natin sila, ayaw nating malunod sila sa kasalanan, alright, or sa bisyo na yon. Ano ba pwede nating gawin? Sabi po sa Galatians 6:1, pakita mo Seth. Brothers, sabi rito, if someone is caught in a sin, okay, yung pong bisyo na matindi, no? You who live by the Spirit should restore that person gently. Pero may warning, but watch yourselves, or you also may be tempted. Tatlo po ang pag-uusapan natin dito. No? 3 P's in restoring a sinful person po. At para lang hindi po tayo maging passive, alam nyo, may mga kamag-anak tayo, kaya mo na lang yan, ayaw niyang umayos eh. So tatlo lang po to, 3 P's, very quickly lang po. Number one, sabi nito, should restore that person gently. Ano po ba yung unang P, purpose? Yung purpose po is to restore at hindi to destroy. At hindi rin maging passive dahil mahal nga natin sila. Now, ano naman po yung second P, yung posture. Pagkatapos mo malaman yung purpose to restore yung kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, to restore gently ang sinabi po. Yan po dapat yung posture ng puso natin. Ano? Minsan kasi ako, guilty ako rito, Cha. Pag mayroong kamag-anak na hindi matututo, ang gagamitin natin, pag guilt trip. Di ba? Mahiya ka naman. Ang kapal ng mukha mo. Nag-ibisyo ka pa, wala ka lang ng trabaho. Illegal na nga yung isabok, tumataya ka pa. Alam mo, yun yung parang feeling natin. Minsan nagagamit ko yun and I'm guilty of that. Gusto nating i-condemn yung tao, pero it never works. Kasi Jesus never used the strategy ng pag-guilt trip. Sabi sa Bible, speak the truth in love. Gently po. Hindi mo rin kailangan i-condone, pabayaan mo lang, pero pagka in-address mo, speak the truth in love. Ito, Ted, yung principle ko whenever correcting. Connect before you correct. Natutunan ko yan sa kasamaan kong pastor. Kumunek ka muna bago ka mag-correct. Pagka nagko-correct ka, walang connection, rebellious lang ang labas. And then lastly, ano po yung precaution after you know the purpose? Alright, pangalawa po ay yung ating pong posture ng puso. Precaution, watch yourselves or you may also be tempted. Mag-ingat din daw po tayo. Baka daw po sa kakakorek natin, either madali rin tayo ni taning, tayo nadamay sa bisyo, or tumigas ang puso natin, nagalit na tayo ng gusto, nag-away pa tayo at the end. Kaya po, dapat po malalim tayo kay Lord spiritually. As I end, Galatians 6:1, brothers, if someone is caught in a sin, you will live by the Spirit. Ikaw daw po na spiritual. Should restore that person gently,
Pero watch yourselves, or you may also be tempted. Panginoon, salamat po sa binibigay niyo sa aming misyon. Sa mga kamag-anakan, kaibigan, na nakikita namin, Lord, na naliligaw na ng landas. Tulungan niyo po kami na magkaroon ng heart to restore that person, but in a gentle manner. At kami po'y mag-ingat din, baka kami rin po ay madamay at maging katulad din nila. So Lord, tulungan niyo po yung mga kababayan namin na nakikita ang kanilang mga kamag-anakan na nalulunod sa kasalanan. Magkaroon po sila ng compassion to reach out to them, to share the love of God, to share the good word, the good news. Salamat po sa pagkakataon na to, namigyan mo kami ng skills and wisdom to restore those people who are in sin. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa araw na ito sa amin po ugnayan ni Brad Jeff. And Lord, we pray para po sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa amin na sana nga po kami po ay nakapagbahagi sa kanila ng magandang balita at aral today. Alagaan niyo po si Brad at lahat po ng mga nakikinig sa aming programa ngayong araw na ito ng Miyerkules. Ito po ang amin ding sinasambit sa pangalan pa rin po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. 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 Ganda umaga rin. Amen. Kay Ma'am Aida Chua. Good morning po, Ma'am Ides, and of course kay Ate Nati Ocampo, at maging kay Maring Yoli at kay Maring Helen, and of course kay Paring Ray Del Pozo. Morning. Maganda umaga sa inyo lahat. Alright, so Brad Jeff, you're working from home pa rin o pupunta ka na sa work? So meron ako meeting na 9 to 10 via Zoom, pero may wedding ako, Ted, mamaya sa may Taguig, kaya nakapang inner shirt na tayo ng barong. Alas 4, may wedding. Imbitado ka, Ted. Yan ba'y outdoor o indoor? Indoor naman, Ted, dahil nag-uulan ngayon lately. Oo, sige. So, indoor. Kung 4 p.m. yan, meron pa kayong panahon, ha? Para magpaganda, magpagwapo. Hindi pa ako tapos. Kung alas 4 ng hapon yung kasal, nas nakapang inner na si Pastor. Pastor, aga mo naligo para sa 4 p.m. wedding, ha? Mukhang natatakot ka sa traffic, ha? Na-traffic si Pastor kahapon. Ah, diba, Pastor? Ang lala daw nung traffic. Grabe. Baha at traffic sa C6, matindi. Huwag kang mag-alala, Pastor. Matutugunan lahat yan sa pamamagitan ng ating pagkakaisa. Magkaisa lang tayo. Ayos na ang lahat ng iyan. Alright? Okay? Don't you worry. Alright? Everything will be okay. Alright? Sige. Okay. Salamat na marami, Brad Jeff, ha? Alright, Ted. Reminder lang ulit sa mga nakaka-miss po ng mga segment natin. Follow me at Facebook po, PastorJeff.ph. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Thank you very much, Brad Jeff Aliscopides, serving the people. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.